السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن الله قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. At nawa ang habag at pagpapala ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, mga pamilya, mga sahaba, mga kasamahan, at sa lahat ng sumunod sa kanyang kabutihan hanggang sa araw ng paghukom. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, gaano ba kahalaga ang kabutihan sa buhay ng isang Muslim? At bakit mahalaga na ipagpatuloy natin at paramihin natin ang paggawa ng kabutihan at iwasan natin ang mga bagay na ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una, ay ang paggawa ng kabutihan ay ito ay dahilan ng magandang pamumuhay. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sino man ang gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae na sila ay mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tunay na sila ay bibigyan namin ng magandang pamumuhay. Kaya mga tao na patuloy sa kanilang paggawa ng kabutihan ay makikita mo unang-una
ang kanilang taimtim na pamumuhay. At ito ay nararamdaman ng isang tao. Kapag siya ay gumagawa ng kabutihan, kapag siya ay nagbibigay ng tulong sa kapwa, na napakaganda ito sa pakiramdam ng isang tao. At bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na siya ay gumagawa ng kabutihan ng tunay at mabuting pamumuhay dito sa mundo. Pangalawa, ito ay dahilan ng pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na sila na mga mananampalataya, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, pangalawa ay gumawa ng mga kabutihan, ay ibibigay sa kanila ng dakilang tagapaglika ang paraiso na ito ay para sa kanila kapalit ng kanilang paggawa ng kabutihan, na dito ay sa ilalim ng paraiso na ito ay mayroong mga ilog. Allahu Akbar. Paraiso na kung saan ito ang pinakapangarap ng lahat ng tao. Ganun din, nakabilang sa kainaman, kahalagahan ng kabutihan, ay ito ay nagpapatawad sa mga nagawa nating pagkakasala. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Innal hasanata yudhibna sayiat. Katotohanan, ang paggawa ng kabutihan, ang mga kabutihan ay napapawalang bisan niya. Ibig sabihin, napupunas niya, pinapatawad niya ang mga ibang nagawa nating mga kasalanan. Kabilang din sa kainaman ng kabutihan, ay kabilang sa pangarap ng isang tao, magiging pangarap lamang ng isang tao kapag siya ay nasa libingan, ay ang makagawa ng kabutihan. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa, may panahon pa na tayo ay gumawa ng kabutihan, ay gumawa tayo ng kabutihan. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu saliha fima tarakt. Sasabihin ng isang tao, isang mananampalataya, kapag siya ay dumating na sa araw ng paghukom, siya ay dumating na sa kanyang libingan, kahit ang isang mananampalataya ay gusto niya na siya ay makabalik para makagawa ng kabutihan, paano pa kaya ang mga tao na sinayang nila ang kanilang mga oras, mga panahon sa bagay na walang kabuluhan at hindi sila gumawa ng kabutihan? Ang isang tao na nakipaglaban sa landas ni Allah, hihilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin siya ulit upang siya ay muling makipaglaban sa landas ni Allah dahil nakita niya ang gantimpala sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na pakikipaglaban sa landas ni Allah. Lahat ng kabutihan na ito ay makikita natin sa kabilang buhay. Hindi masasayang ang bawat kabutihan na ginagawa ng isang tao. Kabilang din sa kabutihan, kahalagahan ng kabutihan, paggawa ng kabutihan, ay sa kabilang buhay ay magtatakbuhan ang mga tao, ang nanay, tatay, anak, kapatid, asawa, ay magtatakbuhan. Iiwan ang bawat isa sa araw na ito. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni ila akhir al-ayah. Sa araw na ito, sa araw ng paghukom, ay nafsi-nafsi. Sarili lang ang isipin ng isang tao, tatakbuhan niya, tatakasan niya ang kanyang magulang kahit gaano niya ito kamahal dito sa mundo. Ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ganun din sa kanyang anak, kahit gaano niya kamahal ang kanyang anak, ay tatakbuhan niya ang kanyang anak sa kabilang buhay. Dahil ang tanging isipin ng isang tao sa kabilang buhay ay ang kanyang sarili. Kaya habang tayo ay nandito pa sa mundo, ay sikapin natin na tayo ay makagawa ng kabutihan. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, narapat po na tayo ay magparami ng paggawa ng kabutihan. At kapag tayo ay gumawa ng kabutihan, ay narapat na ito ay pangalagaan natin. Dahil marami mga tao na sila ay gumagawa ng kabutihan, pero pagdating sa kabilang buhay, ay wala na ang kanilang kabutihan. Nasayang ang kanilang kabutihan. Kaya ingatan natin ang ating mga kabutihan. At dapat nating malaman na kabilang sa makakasira sa ating mga mabubuting gawa ay ang paggawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. Kahit ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi sa kanya ng dakilang tagapaglika, kapag ikaw ay gumawa ng pagtatambal, ay tunay na mawawalang saysay ang iyong mga mabubuting gawa. Pangalawa ay ang gawaing riya o pakitang tao. Napakadelikado ito. Kaya tayo ay mag-aral, tayo ay magsala, tayo ay tumulong, tayo ay mag-hajj, mag-umra, mag-ayuno para kay Allah at hindi para sa mga tao, upang ito ay tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, ito ay napakadelikado at ito ay lumalaganap. Laganap sa panahon natin ngayon, ang karapatan ng kapwa natin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Alam niyo ba kung sino ang silang nalugi? Subhanallah. Sinabi ng mga sahaba na al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ang walang kayamanan sa amin ay ang nalugi ay ang walang kayamanan sa amin. Yun ang sinabi ng ibang mga sahaba. Pero sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad shatama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatih. Sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakanalugi sa araw ng paghukom ay ang tao na meron siyang napakaraming kabutihan. Meron siyang mga sala, zaka, meron siyang pag-aayuno. Pero pagdating sa kabilang buhay, ay darating ang mga tao na ito ay minuran niya, ito ay nilibak niya, ito ay sinaktan niya sa pamagitan ng kanyang dila, ito ay kinuha niya ang kanyang kayamanan, ito ay niloko niya, ito ay sinaktan niya sa pamagitan ng kanyang kamay, o kaya ang iba ay pinatay pa, darating sila sa kabilang buhay na kukunin nila ang kanilang karapatan. Kukunin nila ang kanilang karapatan. At dahil dito, ang kabutihan ng tao na ito na napakarami, yun ang ibibigay. Subhanallah, kabutihan ng tao, yun ang ibibigay sa mga tao dahil walang kayamanan sa panahon na ito. Kaya pangalagaan natin ito, lalo na yung karapatan ng ibang tao. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, palagi nating paalalahanan ang ating sarili na paramihin natin ang paggawa ng kabutihan at ganun din na pangalagaan natin ang ating mga mabubuting gawa. Tayo po ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aizil Islama wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin. Allahumma aghfir lana dunubana wa dunub abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.